Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyo lahat. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Most pure and graceful, our Heavenly Father, God who loves us, thank you for saving us from our sins. Mahabagin at ang pagpala naming Amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagligtas. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasa. We gather here to listen your precious word in order to serve the church and to preach the gospel more boldly. Nagkatipon kami sa lugar na ito upang pag-aralan ang iyong salita at magawa namin na may pangaral ang ebanghelyo. So that please help us to open our heart to understand your message today. Pakiusap, tulungan niyo po kami na buksan ang aming puso upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw na ito. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service, please protect them from devil temptation or please help them from their difficulties. At kung mayroon man po mga brothers and sisters na hindi po makadalo sa araw na ito, pakiusap, protektahan mo po sila sa panunukso ng Diablo at maging sa kanilang anumang kahirapan. From start to the end, we rely on God everything and we pray in the name of Jesus Christ. Mula po sa simula hanggang sa pagkatapos ay umaasa lamang kami sa Diyos sa lahat ng bagay at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible today also. Matthew chapter 18 verse 11 again. Buksan po natin sa ating Biblia, Mateo chapter 18. Matthew chapter 18. Mateo chapter 18. Verse 11. Verse 11. Okay, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. At that time, the disciples came to Jesus saying, "Who then is greatest in the kingdom of heaven?" So today, we are going to learn about the great person before God second time. Kaya dito po ng pagkakataong ito, yung mga alagad ay lumapit kay Jesus at nagtanong kung sino yung pinakadakila sa kanila. Kaya sa araw na ito po ay patuloy po natin na pag-aaralan ng patungkol sa pinakadakila. So today's topic is a great person before God, part 2. That's kaya, what we are going to think about, the great person before kaya, God. Okay. Yung topic po natin sa araw na ito ay ang pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, part 2. Because it is very important part dahil for Christian life. Ito po ay napakahalagang bahagi o parte sa ating Christian life. Like this, Jesus' disciples, they ask to Jesus, who you will be the greatest person in kingdom heaven. Okay. Likewise, most people think about their position in order to become a great person. Gaya po nito, yung mga alagad ay lumapit kay Jesus at nagtanong sila kung sino yung pinakadakila sa harapan ng Diyos. Kaya nga, gaya po nito, ang mga tao sa mundong ito ay naghahanap lang sila kung paano sila magiging dakila. So most of them, they only consider about their position in order to become the great person. But good Christian, real Christian, we need to focus more on our rules more than our position. Kaya yung mga tao sa mundong ito ay nakatuon lang sila sa kanilang posisyon kung paano sila magiging pinakadakila. Subalit tayo, tunay na mga Kristiyano ay hindi nakatingin sa posisyon. So one more time, let me tell you, in order to become the great person before God, more than we focus our position, but our rules. Kaya ulitin ko po, upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, ay tayo ay huwag tayo magtuon ng pansin doon sa posisyon, kundi doon sa ating tungkulin o gawain. Likewise, when disciples asked Jesus Christ their position, that time Jesus answered to them regarding their rules. Kaya gaya po nito ng iyong mga alagad,
ay naglumapit kay Jesus at nagtanong sa patungkol sa posisyon, pero ang sagot ni Jesus sa kanila ay ang patungkol sa kanilang tungkulin. So, verse 1, I will read one more time. At the time, the disciple came to Jesus saying, "Who then is greatest in the kingdom of heaven?" At that time, Jesus answered to them about their rules, not position. Verse 5. Kaya dito po, ng oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kaya nga, nang sandaling iyon yung sagot sa kanila ni Jesus, dito po sa verse 5. Verse 5, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Yeah. Whoever receive one little child like this in my name, receive me. So, do you remember last sermon? When we come to church, we have to greet with my sincerity. Kaya, we have to greet each other. Naalala niyo pa po ba yung sermon noong nakaraan na kailangan na pag pumupunta tayo dito sa church, kailangan nating batiin. Magbatian sa isa't isa na mayroong sinseridad. Do you remember? Naalala niyo pa po ba yun? In order to become the great person before God, first of all, when we attend the church, we have to greet each other. Kaya upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, una sa lahat, kailangan muna nating batiin ang isa't isa. How are you? Kamusta ka na? Kamusta ka? Good morning. Like that. Gaya po nito. Did you today greet each other? Ginawa niyo ba ito ngayong araw? Binati niyo ba ang isa't isa? Or forgot? Oo, nakalimutan na. Jeremiah chapter 22 verse 41, Bible said. Jeremiah chapter 22 verse 41. Sinasabi ng Biblia, Jeremiah 22 verse 41. Let me tell you, those who forgot last sermon, let me tell you. Sasabihin ko po ito doon sa mga nakalimot na doon sa sermon. 22 verse 21. Jeremiah 22, verse 21. Let's read together. 3, 2, 1. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kasaganaan, ngunit iyong sinabi, hindi ako makikinig. Ito na ang iyong pamumuhay mula sa iyong pagkabata na hindi mo pinakinggan ang aking tinig. So today, if you forgot the greeting today, you have to remember this verse. It is your 21, I spoken to you in your prosperity, but you said, "I will not hear." This has been your manner from your youth. Likewise, although you listen every Sunday gospel lessons, but problem is, instead of you start practice, you easily forget. Kaya, gaya po nito, kahit na napapakinggan natin ang salita ng Diyos bawat linggo, pero yung problema, napakadali natin itong makalimutan. So remember, in order to be a great person before God, remember, we have to serve a little one. Kaya, tandaan niyo po ito. Upang tayo ay maging pinakadakila sa harapan ng Diyos, dapat tayong maglingkod sa pinakamaliit. Let's go back. Matthew chapter 23 or so. Balikan. Matthew chapter 23. Tignan din po natin. Mateo. Verse 11. But he who is greatest among you, here, don't misunderstand, is not mean the greatest people. Before people, okay. Before human, before but before God. Okay. Dito po ang pinakadakila sa inyo. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Hindi po ito yung pinakadakila sa harapan ng tao, kundi sa Diyos. This way, verse 11, let's read together. 3, 2, 1. Ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Yeah. It means in order to become the greatest person before God, possible, we have to serve brother, sister, especially to the newly saved people. Kaya upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, uno sa lahat, kailangan nating maglingkod
dun sa mga brothers and sisters, lalong-lalo na sa mga bagong ligtas. Let me tell you in my experience. When I have been in Korea, supposedly once or twice in a month, I have to go to another church to give sermon, exchange pupil. Sasabihin ko po yung aking karanasan. Una ko ay nasa Korea, halos dalawang beses sa isang buwan ay kinakailangan kong pumunta sa ibang church para sa exchange pulpit. For exchange pupil, when I went to other church, the church mood, you know, mood, looks like very quiet. Pag pumupunta po ako sa isang church para sa exchange pulpit, ang church na yon, yung mood nila ay napakatahimik. And very cold, you understand? Malamig. Not much mood is not warm. Like yung mood doon ay hindi mainit, hindi parang hindi masaya. Why? Bakit? Each other, they didn't greet in each other. Dahil hindi nila binabati ang isa't isa. They didn't consider, they didn't focus each other. Hindi nila iniisip ang isa't isa, hindi nila pinagtutuunan ng pansin ang isa't isa. Inside of God, all of them in their church looks like they are not great person. Kaya lahat sila, yung kanilang church sa paningin ng Diyos, sila ay hindi dakila. Why? They Bakit? Didn't serve each other. Dahil they nila, didn't greet each other. Hindi nila pinaglilingkuran ang isa't isa, hindi nila binabati ang isa't isa. You understand? Naintindihan niyo po? But when I went to the other church, the church mood is very bright and very warm. Ngunit kapag pumupunta naman ako sa ibang church, yung mood sa church na yun ay napakaaliwalas. There are so many sounds of the love. Like that. Napakaraming mga tunog ng tawanan. Too much they each other talking about. Talagang nag-uusap sila. Very warm. The mood is very hard. Yung mood doon ay napakainit. Why? Bakit? Their relationship is very close. Dahil ang relasyon nila ay napakalapit. The reason is that they each other, they worship, they respect each other, they serve each other because dahil, of the reason. Ang dahilan po ay ginagalang nila ang isa't isa at pinaglilingkuran nila ang isa't isa. So, in order to make our church member double in this year, first of all, we have to greet each other, greeting each other. Upang maging doble yung bilang natin sa taong ito, una sa lahat, kailangan nating batiin ang isa't isa. Okay? Can you understand? Naintindihan niyo po? Okay, practice. Practice po natin. Each other. Please say each other. Batiin niyo po isa't isa. Magandang umaga po. How are you? Kamusta ka? I love you in the name of the Lord. Like how do you feel? Ano yung pakiramdam ninyo? Happy? For greeting, no need to spend money. Para sa pagbati, hindi nyo kinakailangan na gumastos. Isn't it? Di po ba? They say, hopefully, I want our church mood become more warm. And Kaya, nais ko po na yung mood natin dito sa church ay mas mainit pa. So, important is we have to serve each other in order to become the great person. Ang mahalaga po, kailangan nating paglingkuran ang isa't isa upang maging pinakadakilang tao. That's why Bible says verse 11 and one more time, but he who is greatest among you shall be your servant. Kaya sabi po dito, ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Why God want all of you to become sovereign? Bakit nais ng Diyos na lahat kayo ay maging lingkod? Inside of God, servant is the greatest person before God. Dahil sa paningin ng Diyos, yung pinakadakila ay ang lingkod. In the world, who are the greatest person before God? Sa mundong ito, sino yung pinakadakilang tao? Actually, who were? Jesus Christ. Sino po? Sino yung pinakadakilang Jesus tao Christ, noon? Jesus Christ, he was the greatest person before God. Si Jesus Cristo, siya yung pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. Bakit? He was the sovereign of God. Dahil siya ay lingkod ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? Luke chapter 22. Lucas chapter 22. Luke chapter 22. Lucas chapter 22. Verse 27. Why we have to become, try to become sovereign? Because of 27. Ang dahilan kung bakit kinakailangan natin na subukan
na maging lingkod ay dito po sa verse 27. 27, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat alin ang higit na dakila? Ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Yeah, I am among you as the one who served. Who said like this? Sino po'y nagsabi na ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod? Sino po'y nagsabi nito? Jesus Christ. Si Jesus Cristo. That's why we have to try to become the servant. Kaya nga, kailangan nating subukan na maging lingkod na gaya ni Jesus Cristo. As like a servant. When we attend the church, we have to greet. How are you, brother? How are you? Kaya nga, bilang lingkod, sa bawat linggo, kailangan nating batiin ng bawat brothers and sisters. Kamusta ka na? The word, boss, they didn't greet. Sa trabaho, to yung employee. Boss, hindi nila binabati. Employer, they didn't greet. He didn't greet to employee. But employee has to greet to employer. Yung amo nila, yung boss, hindi binabati yung kanilang mga empleyado. Pero yung empleyado, binabati nila yung you kanilang understand? Amo. Naintindihan? Right? Because if we want to be the servant before God, we have to greet each other every day, every Sunday. Kaya nga, kung nais ninyo maging pinakadakilang lingkod sa harapan ng Diyos, kailangan nating batiin ang isa't isa, bawat linggo. Okay? Okay po. So every Sunday, I want you to try the practice every day, every yeah. Sunday. Bawat linggo, nais ko na subukan ninyo na gawin ito. One more, Matthew chapter 20. Isa pa po, Mateo chapter 20. Matthew chapter 20. Mateo chapter 20. Verse 28. Verse 28. Verse 28. Let's read it together. 3 to 1. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Because the reason, 28, verse 27, and whoever desire to be first means the great person before God, right? So among you, let him be your slave. Yeah, dito po, bago po ito sa verse 27, at sino man sa inyo ang nagnanais na maging una, ibig sabihin, maging dakila, ay kailangang maging alipin ninyo. So let's go back again. Main verse, Matthew chapter 18, verse 5. Balikan po natin sa ating main verse, Mateo chapter 18, verse 5. So verse 5. So that's why this Matthew chapter 18, verse 5 also, whoever receive one little child like this in my name, receive me like this. Kaya, sino mang tumatanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. It means, those who serve brother, sister, those who take care of the newly saved people means they are the greatest person before God. Yeah. It's like Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, sino mang naglilingkod sa mga brothers and sisters, sa maliliit, sila yung pinakadakila sa harapan ng Diyos. So, Romans chapter 9 again. Okay. Tingnan din po natin. Roma chapter 9. Verse 12, one more time. Verse 12. Let's read it. Romans chapter 9, verse 12. Roma chapter 9, verse 12. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Na hindi sa pamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. So, the older means the great person before God, shall serve the younger. Younger means newly saved people. Kaya sabi po dito, ang nakatatanda, ibig sabihin nito, yung dakila ay maglilingkod sa nakababata. Ibig sabihin, yung mga bagong ligtas. So, in Quezon Church, what is you are? Yeah, dito you po, are the great person before God or the little one? Dito po one. Sa Quezon City Church, sino po kayo? Kayo ba yung dakila o yung maliit? Many people, they think easily, the elder, or men's group leader, or mother's group leader, and pastor, evangelist, and they are the great person before God. They are thinking easily. Maraming mga tao, iniisip nila na
Yung mga dakila, ito yung mga elder, yung mga pastor, evangelist, men's group leader, mother's group leader. No. Pero hindi because po. Of that reason, because that position, although there are position pastor, evangelist, and deacon, or men's group or mother's group leader, because of their position, because that reason, they are not the great person before God. Hindi po. Hindi dahil sa yung posisyon nila ay pastor, evangelist, deacon, o men's group, o mother's group leader. Hindi dahil sa ang kanilang posisyon ay ganito ay dakila na sila. Although you were saved just last year, like the New Year's saved people, but inside of God, you able to become the great person before God. Kahit na bagong ligtas ka lang, naligtas ka lang nung nakaraang taon, gaya ng mga bagong ligtas, pero sa paningin ng Diyos ay maaari ka rin maging pinakadakila. Don't forget it. Huwag niyo po itong kalimutan. Inside of God, the great person, he is not a man who has been saved for a long time. The great person, the before God, they are not the one who were saved a long years ago. Kaya sa paningin ng Diyos, yung dakila ay hindi ang tao na mahabang panahon ng naligtas. The great person before God is not the one who his age is more senior. Sa paningin ng Diyos, yung dakila ay hindi ito yung tao na yung kanyang edad ay senior na. It means he's not an older person in the church. Ibig sabihin, hindi siya dakila dahil siya ay matanda na sa church. Inside of God, the great person is a man who served the old brothers and sisters. Sa paningin ng Diyos, yung dakila ay ang taong naglilingkod sa mga brothers at sisters. They are the great person before God. Sila ang pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. Important is God want all of you to become great person. Ang mahalaga po dito ay nais ng Diyos na kayong lahat ay maging pinakadakilang tao. That's why although you were saved just last year, it's okay, you can be. Kaya nga, the great person before God. When you serve the brothers and sisters. Ayos lang na naligtas lang kayo na nakaraang taon, kaya nga maaari rin kayong maging pinakadakila. Paano po? Sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga brothers and sisters. You can serve the church as the great person before God. Kayo rin, magagawa ninyong maglingkod sa church bilang pinakadakilang tao sa harap ng Diyos. You can evangelize other lost soul as the great person before God, even though you got salvation just last year. Magagawa ninyong mag-evangelize sa ibang mga tao bilang pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, bagaman naligtas lang kayo noong nakaraang taon. Also, you able to take care of the brothers and sisters as the great person before God, even though you got salvation just last year. Gayun din, magagawa ninyong alagaan yung mga bagong ligtas sa mga brothers and sisters bilang pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos kahit na naligtas lang kayo noong nakaraang taon. So the great person before God is not proud man. Proud. He's not proud. Pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos ay hindi yung taong nagmamataas. But humble man. Kundi mapagpakumbaba. So, such a man is a very great person inside of God. Kaya who serve the church. Yung ganitong tao, siya yung pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos na naglilingkod. So God does His work through such kind of humble person, great person. At ginagawa ng Diyos yung kanyang gawain sa ganitong mapagpakumbabang tao. So great person before God is very humble person, and then how to say? Yeah, humble person. Kaya yung pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos ay taong mapagpakumbaba. Such a kind of person, God loves such kind of the brothers and sisters. Yung ganitong tao, yung ganitong brothers and sisters ay talagang labis na iniibig ng Diyos. Likewise, although you got salvation just last year, but you able to become the great person before God. Kaya, gaya po nito, bagaman naligtas lang kayo noong nakaraang taon, pero maaari kayong maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. On the contrary, although you were saved so long years ago, earlier, but if we do not greet each other, if we do not take care of brother and sister, if we do not serve the church, if we do not approach for the church, still you are not great person before God. You are the little one. Kaya sa kabaliktaran po, ngunit kahit na naligtas na kayo sa mahabang panahon, ngunit kung hindi ninyo binabati ang isa't isa, hindi inaalagaan yung mga brothers and sisters, at hindi kayo nagpapagal para sa church, sa paningin ng Diyos, kayong pinakamaliit.
What kind of character do you have? Anong uri? Character, your character. Anong uri ng pag-uugali o karakter meron kayo? Your character kayo? Is very stubborn. Ang karakter ba ninyo ay matigas ang ulo? Or very humble. O mapagpahumbaba. In order to take care of brothers and sisters, in order to serve the brothers and sisters, first of all, we have to forgive one another. Para magawa nating alagaan ang brothers and sisters, para mapaglingkuran yung brothers and sisters, una sa lahat, kailangan nating patawarin ang isa't isa. If you cannot forgive one another, you cannot become the great person. Dahil kung hindi ninyo magawa na patawarin ang isa't isa, ay hindi kayo maaaring maging... If you cannot forgive one another, how can you love one another? Hindi kayo magiging pinakadakila. At kung hindi ninyo pinapatawad ang isa't isa, paano ninyo magagawang ibigin ang isa't isa? In order to become one, in order to love one each other, first of all, we have to forgive one another each other. Kaya para maging isa, para mag... ibigin ang isa't isa, una muna, kailangan nating patawarin ang isa't isa. So, Matthew chapter 18, verse 21, let me tell you. Kaya, sasabihin ko po, Mateo chapter 18, verse 21. Matthew chapter 18, verse 21. Mateo chapter 18, verse 21. So, above all, inside of God, the great person is a good man who forgave the mistake of brother sister and help another. At higit sa lahat po, sa paningin ng Diyos, yung dakilang tao ay ang mabuting tao na nagpapatawad sa pagkakamali ng mga brothers and sisters at tinutulungan sila. So those who the great person before God, they easily forgive their brother sister mistake kaya, instead of judging them easily. Kaya sila na dakilang tao sa harapan ng Diyos, napakadali sa kanila na patawarin yung pagkakamali ng ilang brothers and sisters sa halip na husgahan sila. Forgiveness is very important in order to become the great person before God. Kaya yung pagpapatawad ay napakahalaga nito upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. Matthew chapter 18 verse 21, Bible says 21. Mateo 18 verse 21. 21, brothers and sisters, let's read together. 3-1. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Peter came to Jesus Christ and said, Lord Jesus Christ, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Important is, when I asked to, Peter asked to Jesus Christ, how many times we have to forgive each other? When Peter asked to Jesus, that time, you have to see, please, 21, one more time. Kaya, ito po, nung lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong kung ilang ulit ba niya dapat patawarin. Yung mahalaga po dito, kailangan nating makita po dito ulit sa verse 21. 21, then, English version, then means at that time, isn't it? Opo. At that time, Peter asked to Jesus Christ, how many times we have to forgive each other? How many times? Then, at that time. What does it mean at that time? Then. Anong ibig sabihin ng panahong iyon? Then, at that time means, when Peter heard Jesus Christ's teaching, what was Jesus Christ teaching that time? Dahil tinanong ito ni Pedro dahil narinig niya yung turo ni Jesus. Kung ganun, ano ba yung turo tinuturo ni Jesus dito? Then means verse 19. Ito po yung sa verse 19. Verse 19. Then means, brothers and sisters, let's read together. 3-1. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Then means, when Jesus Christ said to them, I said to you then, if two of you agreed on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. It means,
Before you do everything, you have to become one, isn't it? Ibig sabihin nito, bago ninyo gawin ang anumang bagay, kailangan muna ninyong maging isa, parehong kaisipan. Like one mind, isn't it? Same kaya po nung isang kaisipan. Before we sacrifice, before we do everything for the church, you have to become one mind. Bago kayo magsakripisyo, bago ninyo gawin ang lahat ng mga bagay para sa church, una muna, kailangan ninyo magkaroon ng isang kaisipan. At the time, Peter asked to Jesus. Pero nang panahong iyon, si Pedro ay nagtanong kay Jesus. Peter's ask is not, Jesus, how can we become one? How do we become one? It was not Peter's answer. Ask. Yung tanong ni Pedro ay hindi sa patungkol sa paano ba kami magiging isa. That time Peter asked to Jesus Christ, instead of how to become one, he asked, how many times we have to forgive each other? Yung tanong ni Pedro sa halip na paano ba kami maging isa, hindi po ganito kundi paano ko patawarin ang isa't isa. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? In order to become one, when we try to become one, that time, Satan put something the brothers and sisters, some mistake or sins kapag sinusubukan natin, pag sinusubukan natin na maging isa, si Satanas, nilalagyan niya ng bagay, na ibang bagay doon sa puso ng mga brothers and sisters. Can you understand? Naintindihan niyo po? For example, halikawa, God wants love one another. Nais ng Diyos na ibigin ang isa't isa. So, even though I want to try to do my best to love brother Ivan Marian, but Satan, he gave me something rumor. Halimbawa po, nais ko na ibigin si Ivan Marian, pero si Satanas, binibigyan niya ako ng chismis. Do you know? Alam mo ba? Although you love Ivan Marian, bagaman mahal mo si Ivan Marian, he spread some rumor. Pero si Ivan about Marian, your mistake. Kinakalat niya yung chismis patungkol sa pagkakamali mo. Many times he blamed you about you to brothers sisters. Maraming beses na sinisisi ka niya sa patungkol sa maraming bagay sa brothers and sisters. Can you get my point? Entindihan niyo po ba? When I heard some brothers and sisters and brother Marian, Ivan Marian, something negative and something very hard to forgive him. Kapag narinig ko yung ganitong mga balibalita patungkol kay Ivan Marian, napakahirap na ibigin siya, patawarin siya. Instead of trying to become one or love him, I'm stuck, hate him. Kaya sa halip na magsimula ako na maging isa o ibigin siya, magsisimula na ako na mapuot sa kanya. Likewise, Peter asked to Jesus Christ, how many times do I have to forgive Ivan Marian? How many times? Gaya po nito, si Pedro, nagtanong siya, ilang beses ko dapat patawarin si Ivan Marian? Gaya po nito. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? Anyway, God wants all of you to become the great person before God. So in order to become great person before God, we have to try to become the servant and humble person. Gayunpaman, nais ng Diyos na lahat kayo ay maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. Ngunit, para maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, kailangan ninyong maging lingkod at maging mapagpakumbaba. In order to serve brother sister, we have to forgive first. Para magawa nating maglingkod sa mga brothers and sisters, una muna, kailangan nating patawarin ang isa't isa. Can you catch my? Entindihan niyo po ba? How many times we have to forgive brothers and sisters' mistake or sin? How many times we have to forgive? Ilang ulit ba natin na kailangan patawarin yung pagkakamali o kasalanan ng brothers and sisters? In order to become the great person before God? Upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, ilang ulit po? One time? Isang beses? Seven times? Pitong beses? Actually, Bible says 22. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia, dito po sa verse 22. 21, Peter asked to Jesus, how many times? Here. Shall I my brother sin against me and I forgive him up to seven times? Seven times? Seven times means the God's number. Seven means God's number. Yeah, sabi po dito perfect number. Sabi po dito ni Pedro,
Makailang ulit na magkasala ang kapatid laban sa akin at siya aking patawarin hanggang sa makapito ba? Ang ibig sabihin ng pito? Seven times is a perfect number, God's number. That likewise, we have to forgive perfectly. We have to forgive the brother's sin perfectly. Yung seven po ay perfecto number po ito. Number ng Diyos. Ibig sabihin nito, kailangan ko bang patawarin ng perfecto yung kasalanan ng brothers and sisters? That time, verse 22, Jesus answered to Peter. Let's read together, 22. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong pito. Seven means God's number. That's why the perfect number. That's why Jesus said to him, verse 22, I do not say to you, only perfect one time, perfectly. Up to seven times means, I didn't say to you, you forgave one time, perfectly, just one time. Here, but, up to seventy-seven times seven. Perfectly, not just one time. You don't forgive one another. Ibig sabihin po ng makapito, hindi lamang ito patawarin ng perfecto, ng isang beses lang. In order to become a great person, perfectly, you have to forgive how many times? Para maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, kailangan ninyong patawarin ng perpekto ng ilang beses po? Ah, 77. It means 77. Don't count 77, 76, 75. It's not a mean, don't count. Hindi ito yung nangangahulugan na bilangin ninyo. Perfectly. We each other, we have to forgive forever, ever. Magpakailanman, kailangan nating patawarin ng perpekto ang isa't isa. In order to become the great person before, upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. So, the great person, we have to forgive the newly saved brother, sister. Kaya, all the time. Kaya, pinakadakilang tao, kailangan nating patawarin yung mga bagong ligtas ng mga brothers and sisters sa lahat ng pagkakataon. Can you understand? Naintindihan niyo po? First, 40 years. Sa loob po ng 40 years, mula nang ako ay naipanganak muli. I had heard many times some brothers, sisters, some negatives. Narinig ko na po ang napakaraming mga negative na sinasabi ng mga brothers and sisters. Do you know? Alam mo ba? Proverbs chapter 17, verse 9. Kawikaan, chapter 17. Actually, it's not good speaking, saying, do you know? Yeah, sa katunayan, hindi po napakagandang salita na alam mo ba? Actually, do you know is not good saying? Sa katunayan, yung alam mo ba, ay hindi po ito magandang salita. Actually, New Year's Eve people, they do not know. They know it necessary to know some brothers and sisters' mistakes. Sa katunayan, yung mga bagong ligtas ng mga brothers and sisters, hindi na nila kailangan marinig pa yung pagkakamali ng iba. You understand? Naintindihan niyo po? How many times? Ilang beses po? Perfectly, we have forgiven continuously. Perfecto. Nang perfecto, kailangan nating patawarin ng patuloy ang isa't isa. Isn't it? Di po ba? If you love to spread the brother's sister's mistake, you are very the least one. Kung gustong-gusto mo na ikalat yung pagkakamali ng ibang brothers and sisters, sa paningin ng Diyos, ikaw pa rin yung pinakamaliit. That's why Proverbs chapter 17, verse 9, don't forget. Kaya huwag niyo po itong kalimutan, mga Kawikaan 17, verse 9. Proverbs chapter 17, verse 9. Kawikaan 17, verse 9. Chapter 17, verse 9, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit ng usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. That's why just we have to try to keep silent. Kaya nga, kailangan lang po nating subukan regarding na brother, sister's mistake. Maging tahimik patungkol sa pagkakamali ng mga brothers and sisters. Such kind of people is inside of God, they are a great person. Ang ganitong mga tao sa paningin ng Diyos, sila ay mga pinakadakila. You understand? Naintindihan niyo po? John chapter 8, let's go. Juan chapter 8. John chapter 8. Juan
chapter 8. So, no need to spread the brother sister's mistake or the people past sin. No kaya, need to spread. Di na kailangan na ikalat pa yung pagkakamali o kasalanan ng ibang brothers and sisters na nakalipas na. It's not necessary to become one mind. Hindi ito kinakailangan upang maging isang kaisipan. You understand? Naintindihan niyo po? Yes. John chapter 8 verse 4 hanggang 11. Juan chapter 8 verse 4 hanggang 11. I'll explain to you about this story. Ipapaliwanag ko po sa inyo ang patungkol sa kwentong ito. Chapter 8 verse 4 hanggang 11 is a long sentence but let's read together. 3, 2, 1. Ay sinabi nila sa kanya, Guru, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalunya. Sa kautusan ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Subalit, yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? Wala na bang isang humatol sa iyo? Verse 11. At sinabi niya, Walang sinuman, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. So, said to him, him means Jesus Christ. Teacher was Jesus Christ. Teacher, Jesus. This woman was caught in adultery in the very act. So, what shall we do? Shall we kill her? Shall we stone her? According to the law, according to the law of the Bible? Like that. Sinabi nila sa kanya, Guru, ito po si Jesus, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangalo niya. Kaya nga, papatayin ba natin siya? Babatuhin ba natin siya? Dahil ito ay ayon sa kautusan. Because she commits sin. That's why, shall we stone her? Shall we kill her? Shall we judge her? Kaya dahil nakagawa siya ng kasalanan, kaya nga, papatayin ba natin siya? Babatuhin ba natin siya? That time, Jesus Christ, who the great person, like a sovereign, he answered to them, verse 7. Gaya po nito, yung si Jesucristo na siyang pinakadakila ng panahong iyon ay sinabi sa kanila itong verse 7. You don't know, you want to judge her? You want to kill her? Okay, verse 7. Sabi niya, gusto mo ba siyang hatulan? Gusto niyo ba siyang patayin? Okay, sige. Sabi niya he dito sa verse 7. He who is without sin among you, he who is without sin among you, let him through a stone at her first. Sabi ni Jesus sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. If you do not commit sin, if you have never commit sin, you judge her, you stone her. Like ibig sabihin nito, kung wala kang kasalanan, kung kailanman ay hindi ka nakagawa ng kasalanan, sige, patuhin mo siya, husgahan mo siya. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Before we judge others, you have to think yourself. You also commit sin secretly every day. Bago mo husgahan ng iba, kailangan mo nang pag-isipan mo rin yung sarili mo dahil gumagawa ka rin ng kasalanan ng palihim. Although you are not perfect before me, but why you judge each other easily every day? Sabi sa kanya ng Diyos, bagaman hindi ka perfecto sa paningin ko, bakit napakadali mong husgahan ng iba? What do you mean? Ano ibig sabihin nito? Instead of me, you are not great person. Sa paningin ko, hindi ka dakilang tao. And verse 11. That's a verse 11. At that time, there is no one stone her. Wala pong sino man ang bumato sa kanya. So verse 11, Jesus Christ said to her, Jesus said to her, Neither do I condemn you, so go and sin no more. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Neither do I condemn you, Mason. I will not, Jesus Christ, I will not judge you. Kaya sabi po dito, hindi rin kita hinahatulan. Ibig sabihin nito, si Jesus Cristo, ay hindi rin siya hatulan. That's right, there is no one who ever to judge you. That's why, don't sin anymore. Like kaya that. Sabi ni Jesus, no walang sino man yung hahatol sa'yo, kaya nga, huwag ka nang magkasala.
That's why important thing is forgiveness. Kaya nga, yung pinakamahalagang bagay sa lahat ay pagpapatawad. Do you understand? Naintindihan niyo po? For your Christian life, although you don't want to become the great person before God, but for your good Christian life, you have to try to your best to forgive each other. Bagaman, ayaw ninyo maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos, pero para sa inyong mabuting Christian life, subukan ninyo na patawarin ang isa't isa. When you forgive one another, another one, brothers and sisters, they will forgive you. Dahil kapag pinapatawad din nyo ang isa't isa, yung ibang brothers and sisters ay patatawarin din kayo. If you revealed, if you spread some brothers and sisters' weakness, they will reveal, they will spread your weakness. Kung ipinapahayag ninyo, kung kinakalat ninyo yung kahinaan ng iba, yung ibang brothers and sisters, ihahayag din nila ang inyong kahinaan. Do you understand? Naintindihan nyo po? So in order to protect brothers and sisters, love one another, first of all, necessary thing is forgiveness. Kaya nga, para magawang protektahan yung brothers and sisters, magawang ibigin ang isa't isa, una sa lahat, kailangan natin ng kapatawaran. There are so many, how to say the, 벽돌. Like a block. Material for making the house, block. Opo. You understand? There are so many blocks and wood. Meron po dito mga blocks at mga kahoy. So there are so many kinds of material in order to make a house. Napakaraming klase ng materials para gumawa ng bahay. Even though there are good carpenter or builder, even though they are very good, have good skill, but without without cement, they cannot build the house. Yeah, bagaman yung mga karpentero ay napakahusay, maraming kakayahan, pero kung walang semento, hindi sila makakagawa ng magandang bahay. Can you understand? Naintindihan niyo po? Without cement. Kung walang semento. Each the block means the each brothers sisters. Bawat isa po niyan, yung mga blocks na yan ay bawat brothers at sisters. In order to become one, in order to build the houses. Upang maging isa, upang maitayo yung bahay. They have to become one mind. Kailangan nilang maging isang kaisipan. In order to build the houses, the builder, carpenter has to put beside cement. Kaya para maitayo yung magandang bahay, yung karpintero, kailangan niya itong lagyan ng semento. Sorry, can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? Without cement, when the stone is come here, easily broken. Dahil kung walang semento, kapag may dumating na unos o bagyo, madali itong masisira. These very important lessons. Napakahalagang aral po nito. What does it mean, cement? Ano pong ibig sabihin ng semento? Forgiveness. Pagpapatawad. How many times we have to forgive one another? Ilang ulit dapat tayong magpatawad sa isa't isa? Magpakailan pa man. So say each other. Kaya sabihin niyo po sa isa't isa. I forgive you. Patatawarin kita. Pinapatawad kita. Sabihin niyo po sa isa't isa. Although I don't know your sin, but anyway, I will forgive you. Bagaman hindi ko alam yung kasalanan mo, pero pinapatawad kita. Your forgiveness is the cement. Ang pagpapatawad ninyo, yan po yung semento. Without cement, without forgiveness,
our Quezon Church also cannot become one. Kung walang semento, kung walang pagpapatawad, yung ating Quezon City Church din po ay hindi magiging isa. And then, not only needed block, but also, in order to build the houses, needed some part of the wood. At hindi lamang semento, kundi para maging, hindi lamang mga blocks, kundi para makagawa ng bahay, kailangan din ng materyales na kahoy. Wood, isn't it? Yung kahoy, di po ba? To make it strong, wood needed, nailed. Para maging matibay, yung kahoy, yung pagkakakapit, kinakailangan ng pako, di po ba? Wood needed nail to yung build the houses. Kahoy, kinakailangan nailed ng pako. Jesus Christ also, He nailed it. Si Jesus Cristo rin ay ipinako doon sa krus. He crucified on the cross. Ipinako siya doon sa krus. With nail. Gamit. Gamit po yung pako. Nail, what does it mean? Nail means the suffering. Anong ibig sabihin po ng pako? Ibig sacrifice sabihin ito, pagdurusa, sakripisyo. Isn't it? Di po ba? Sacrifice is not comfortable, easy. Very hard. Pagsasakripisyo, suffer. Hindi po ito madali. Hindi po ito komportable. Yeah? To make a door, we have to nail. Para makagawa ng pinto, kailangan na itong ipako. Can you understand? Naintindihan niyo po? Jesus Christ, or He crucified on the cross. Si Jesus Cristo rin, siya ipinako doon sa krus upang tayo maging isa. One more. If cement is our forgiveness, but you know, what cement is needed? I mean, cement without water cannot become like the glue like this. Yeah. Kung ang semento ay ang pagpapatawad natin, yung semento, ano ba yung kinakailangan? Ito po yung kinakailangan ng tubig. In order to use cement powder, in order to use the cement, we have to put what? Para magamit natin yung semento, kinakailangan natin lagyan ng ano po? Water. Kailangan natin lagyan ng tubig. Cement is the forgiveness, our forgiveness. Water means word of God. Yung semento, ito yung pagpapatawad natin. Yung tubig, ito naman ay ang salita ng Diyos. Based on the word of God, we have to forgive one another. Ayon sa salita ng Diyos, kinakailangan nating patawarin ang isa't isa. Isn't it? Di po ba? So, word of God is word, the water means the word of God. In order to forgive one another, we have to put the word of God. Word of God is Jesus Christ's heart. Kaya yung semento, ito po yung pagpapatawad natin. Yung tubig, ito yung salita ng Diyos. If you cannot forgive one another, actually, there is no word of God in your heart. Kung hindi ninyo magawang patawarin ng isa't isa, sa katunayan po, walang salita ng Diyos sa puso ninyo. That's why, although you don't want to forgive one another, but according to the word of God, he is able to forgive everyone. Bagaman ayaw ninyong patawarin ng isa't isa, pero ayon sa salita ng Diyos, magagawa ninyong patawarin ng isa't isa. That's why, in order to become one, kaya nga, upang maging isa, we need the forgiveness. Kailangan natin ng pagpapatawad. To forgive one another, we needed water. Para patawarin ng isa't isa, kailangan natin ng tubig. Water means word of God. Ang tubig, ibig sabihin, salita ng Diyos. John chapter 13, verse 5. Juan chapter 13, verse 5. John chapter 13, verse 5. Juan chapter 13, verse 5. Brother, sister, or so, shall we live together? 3, 2, 1. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana, at nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad, at pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Jesus Christ began to wash the disciples' feet. Kaya, nagsimula, nahugasan ni Yesu Cristo ang paa ng mga alagad. In order to wash the brother, disciples' feet, because dirty, isn't it?
Jesus Christ needed pure water. Kaya upang maugasan ni Jesus yung maruruming paa ng mga alagad, si Jesus Christ kinakailangan niya ng malinis na tubig. By water, with water, Jesus Christ able to wash it, forgive disciples' sins. At gamit yung tubig na gawa ni Jesus na hugasan yung paa ng mga alagad, nagawa niya patawarin yung kasalanan ng mga alagad. Naintindihan niyo po? Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba yung gusto kong sabihin? So, what is Jesus' last will? What is Jesus' last will before He died? Ano po ba yung huling kalooban? Yung nais ni Jesus bago siya mamatay? We have to know. Kailangan po nating malaman. This story is that Jesus Christ's last will before He died. Ang kwentong ito, ito po yung kalooban o nais ni Jesus Cristo bago siya mamatay. Verse 14 hanggang 15. Verse 14 hanggang 15. John chapter 13. Juan chapter 13. Okay. Before we read another verse, verse 1. Let's read together. Bago po, basahin po muna natin yung verse 1, 3 to 1. Bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. He, last sentence, He loved them to the end. Kaya dito po yung sa huling, sa dulo po, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Jesus Christ, He loved disciples, He loved them. How long time? Gaano ka tagal po minahal sila ni Jesus, yung mga alagad? To the end means, what does it mean, to the end? Anong ibig sabihin na hanggang sa katapusan? 77 times 7 means to the end. Yan po yung ibig sabihin ng 77 times 7. Completely, forever, Jesus Christ, He loved them. Nang perfecto po, inibig sila ni Jesus hanggang sa huli. You understand? Naintindihan niyo po? And then, Jesus Christ's last will before He died, 14 hanggang 15. At ito yung kalooban o nais ni Jesus Cristo, verse 14 hanggang 15. 14, first of all, 14, let's read together. 14 po muna, basahin natin, 3 to 1. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. In order to make you the great person before God, that's why I shown first my good example. Kaya upang gawin kayong dakilang tao sa harapan ng Diyos, una, ipinakita ko sa inyo yung aking halimbawa. Likewise, I warn you to do your best to forgive one another each other. Gaya nito, nais ko rin na gawin ninyo lahat ng inyong makakaya na patawarin ang isa't isa. So that you able to become the great person before God. Upang magawa ninyong maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why, Romans chapter 14 verse 10, I will show you another verse. Yeah, tingnan din po natin. Romans chapter 14. Roma chapter 14. Verse 10. Verse 10. 14, verse 10. Chapter 14, verse 10. Let's read together. 3 to 1. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Why are you judging others? Bakit mo hinahatulan ang iba? Because you are not our God. Dahil hindi naman ikaw ang Diyos. Even though you are not perfect, why you spread the brother sister's weakness? Bagaman hindi ka perpekto, bakit kinakalat mo yung kahinaan ng brothers and sisters? You will stand before God. Tatayo ka sa harapan ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? Here, we have things. Two kind of 단어. Word. Two kind of word. Dito one po, is, kailangan nating pag-isipan yung dalawang salita.
The other, right? We have to think two verbs. Kailangan two nating pag-isipan itong dalawang salitang ito. Do you understand the meaning of two verbs? Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng dalawang salitang ito? Judgment, what does it mean? Ano po ibig sabihin ng judgment o paghatol? And what does it mean, the diagnosis? O yung at nung diagnosis naman? Judgment means the act of deciding about right or wrong. Yeah, kaya yung paghatol, ito po yung pagpapasya kung ito ay tama o mali. Can you understand? Naintindihan niyo po? Judgment means about right or wrong. Yung just like the act of decision. Kaya yung paghatol ay ito'y patungkol sa pagpapasya o kumatungkol sa tama o mali. Without try to find the solution like that. Nang hindi hinahanapan ng solusyon. So judgment means you are right, you are wrong like that. Kaya yung paghatol ay tama ka, mali ka. But diagnosis means this different meaning of different. Pero yung diagnosis, ibig iba po yung kahulugan nito. So, can you understand this two kind of? Naintindihan niyo po yung dalawang salitang ito? For example, halimbawa, a certain man, certain brother asked to someone one of the sister, young other sister. Certain brother asked to one of the young other sister. Kaya may isang brother na nagsabi sa isang young adult na sister. Do you fart and burp every day? Sabi niya, umuutot ka ba? O kaya nagbi-burp araw-araw? It means how to say Tagalog. Right there. Putot. Every day, do you putot every day? Or sabi niya, umuutot ka ba araw-araw o dumidighay araw-araw? I heard you every day, you putot and like that every day. Araw-araw narinig kita na umuutot at who dumidighay. Said? She may feel shy like that. Maaring mahiya siya. From whom did you heard? Kanino mo narinig yan? Your younger son, younger brother, he said. O, yung nakakabata mong kapatid, sinabi niya. I will kill you. Judgment means just like a decision about right or wrong. Yung paghatol ay patungkol po ito sa without pagpapasya. Love, without love. Kung tama o mali nang walang pag-ibig. You understand? Naintindihan niyo po? But diagnosis means just like a doctor. Kaya yung diagnosis, yung pa o kaya pagsusuri, ito'y gaya ng doktor. Her younger brother, he report to doctor. My elder sister, every day she the hutot. And every day. Yes. Yung nakababatang kapatid, sinabi niya sa doktor, yung nakakatanda kong ate, palagi siya araw-araw umuutot at dumidighay. If her the younger brother, if he report to doctor, is not Georgie. Kung yung nakababatang kapatid ay sinabi niya ito sa doktor, ay hindi ito paghatol. In order to the doctor, in diagnose. Upang masuri siya ng doktor, younger brother, he give some information. Nagbigay siya doon sa nakababatang kapatid ng ilang impormasyon. You understand? Naintindihan niyo po? So doctor say to the sister, you every day, you nowadays, every time, every day, you hutot and like that every day? Yeah, sabi doon sa nakatatandang ate, araw-araw ba umutot ka o dumidigay? I heard from your younger brother. Narinig ko ito sa iyong nakababatang kapatid. I think is in my judgment is very serious problem in your body. Brother. Sa tingin ko ay mayroon kang napakaseryosong problema sa katawan mo. You may have cancer, the stomach cancer. Maaring mayroon kang cancer sa loob ng tiyan mo. You have to check up your body. Kailangan mong magpa-check up sa katawan. Can you understand? Naintindihan niyo po? In order to find the solution, upang humanap ng solusyon,
doctor needed, the doctor has to diagnose. Ang doktor, kinakailangan niyang suriin. Her body is good or not. Kung like yung katawan niya ay nasa mabuting kalagayan o hindi. Do you understand? Naintindihan niyo po? Do you understand? Naintindihan niyo po? Don't spread. Don't say, said to newly brother sister, say brother sister, or ordinary brother sister about the brother sister's hidden some mistake. Kaya huwag niyo pong sabihin, lalo na sa mga bagong ligtas ng brothers and sisters, o kaya naman sa ordinaryong brothers and sisters, ang patungkol dun sa kasalanan ng ibang brothers and sisters. Why? Bakit? They are not a doctor. Dahil hindi naman sila doktor na makakalutas o makahanap ng solusyon. Isn't it? Di po ba? Do you know? Alam mo ba? Why you spread to the ordinary brother or newly saved people? Bakit kinakalat mo ito sa mga ordinaryong brothers and sisters o bagong ligtas? Ordinary brother, they able to not solve, to find a solution. Dahil yung ordinaryong brothers and sisters, hindi nila ito malulutas o makahanap ng solusyon. No necessary. No need necessary to listen. Hindi nila ito kinakailangan na mapakinggan nila o anumang chismis. Hindi na ito kailangan. But different, the doctor. Pero iba po sa doktor. Position, pastor. Ito po ay gaya my ng pastor. My duty is I have to find the solution. Ang tungkulin ko ay humanap ng solusyon. Pastor. Pastor. Do you know? Some brother, some sister, he did some big commission. I already observed. Yung isang brother o kayong sister, nakita ko na ko nakagawa siya ng napakalaking kasalanan. Thank you for your report. Thank you so much your concerning. Maraming salamat sa pagbalita mo. Maraming salamat sa pag-aalala mo. Let's together, let's we find the solution how to make correct the hanapan, brother or sister. Hanapan natin ang solusyon kung paano maitatama yung sister na yun. Do you understand? Naintindihan niyo po? If I do not know the brother or sister some problem, kung hindi ko alam yung problema ng ilang brother and sister, if I do not know, how can I help you? How can I do my best to solve and find the solution? Kung hindi ko alam yung dahilan kung bakit sila bumabagsak, paano ko sila mahanapan ng solusyon? Paano malulutas? How can I take care of brothers and sisters without knowing? Paano ko maalagaan yung mga brothers and sisters kung wala akong alam? It's like a doctor. Gaya ng doktor. Thank you so much for your information. Maraming salamat sa impormasyon mo. Thank you, Deacon. Thank you, Sister. Salamat, Deacon. Let's salamat, we start Sister. To save some brothers and sisters from the darkness. Simulan natin na iligtas yung ilang brother o kaya sister mula sa kadiliman. Why? As it, like a doctor, it's my duty. Dahil yes. Gaya ng doktor, ito'y aking tungkulin. In order to the diagnose, upang masuri sila, I have to know all of your weakness, your difficulties, your everything. Kailangan kong malaman lahat ng inyong kahinaan, kahirapan, at lahat-lahat. So that I able to help you, I can protect you. Upang magawa kong tulungan kayo at protektahan kayo. Can you understand? Naintindihan niyo po? Can you understand why I want, what I want to say? Naintindihan niyo po ba kung ano yung gusto kong sabihin? But ordinary brothers, no need necessary to listen. Pero yung ordinaryong brothers and sisters, hindi na ito nila kinakailangan pang malaman. Have you ever heard from me? Sister, do you know some brother, he has some problem? I never share about the brother sister's the hidden sin, hidden weakness. I never share. Narinig niyo ba sa akin, sister, alam mo ba, yung kahinaan ng isang brother or sister na ito, kailanman ay hindi ko po ito binabahagi. Why? Bakit? Because no need necessary to listen. Dahil hindi na ito kinakailangan na mapakinggan nila. That's why I didn't share to you. Kaya hindi ko binabahagi sa inyo. Do you understand? Naintindihan niyo po? That's why here, let's go, let's see, Romans chapter 11. Kaya dito po, Roma chapter 11. Oh, sorry, chapter 14. Chapter 14. Verse 10. Verse 10. Let's read together one more time. Basahin po natin ulit, 3, 2, 1. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Why do you judge your brother's hidden sin? It means,
without not like diagonals, just yeah. like judgment. Bakit may nahatulan ang lihim na kasalanan ng iyong kapatid? Ibig sabihin nito, ito po ay paghatol, hindi po pagsusuri. In order to find the solution, brother, sister, something problem about the darkness, we have to think, to whom shall I report? Kaya para mahanapan natin ang solusyon ng patungkol sa problema ng isang brothers and sisters na siya ay nasa kadiliman, kailangan natin isipin kanino natin ito sasabihin. At but minsan kinakailangan pinakadabes ay manahimik. Sometimes instead of keep silent, we have to report to pastor. At minsan naman sa halip na manahimik, kailangan natin itong i-report sa pastor. I will not share every time everything to you about our sister's weakness and difficulties. At hindi ko po ibabahagi sa lahat ng pagkakataon ng patungkol sa kahirapan ng ibang brothers and sisters. You understand? Naintindihan niyo po? Proverbs chapter 17, verse 9. Kawikaan 17, verse 9. Proverbs chapter 17, verse 9. Kawikaan 17, verse 9. Pabasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Sometimes we needed cover brother sisters with weakness and minsan naman kailangan nating takpan yung mga pagkakamali, kahinaan ng mga brothers and sisters. But sometimes we have to report to church. At minsan naman, kailangan natin itong sabihin sa church. Proverbs chapter 27. Kawikaan 27. 27 verse 5. Verse 5. Verse 5. Brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Often rebuke, also sometimes we need it. Often rebuke is better than love carefully concealed. Yeah. Mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. I already noted the brother sister there is hidden sin. I noted but I didn't report to pastor Hong. Napansin ko na yung nakatagong kasalanan o pagkakamali ng ilang brothers and sisters pero hindi ko ito sinabi kay pastor Hong. Will you find the solution instead of me? Makakahanap ba kayo ng solusyon sa halip na ako? Will you save someone instead of me? Magagawa mo bang iligtas sila sa halip na ako? Your beloved one, yourself, instead of me? Magagawa mo bang iligtas yung minamahal mo na mahal sa buhay sa halip na ako? Actually, don't misunderstand. It's not me. I am God. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Hindi po ako just Diyos. Just my duty. Kundi tungkulin ko lang ito. Isn't it? Di po ba? But on the contrary, although you have to report to me, to save someone, but hide. Pero sa kabaliktaran, bagaman kinakailangan itong sabihin sa akin ito, pero tinatago ninyo. Because of that reason, because you are hide. Dahil sa dahil lang ito, dahil tinatago someone ninyo. Someone becoming more dark. Yung ilan ay nagiging higit na madilim na. Nagiging pabagsak ang kanilang Christian life. So Bible says, open rebuke is better than love carefully concealed it. Sabi ng Biblia, mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Doctor, my senior, my elder sister, every day she... Pupo? Hutol. And stomach ache every day, but she doesn't want to go to hospital. Please. Doktor, yung nakakatanda kong kapatid ay palagi siyang araw-araw umutot sa masakit niya. Thank you for your information, concern. Pero ayaw niyo pumunta sa ospital. Please bring your elder sister. Salamat sa impormasyon mo. Pakiusap dali mo dito ang iyong nakakatandang ate. You have to check your body. Kailangan mong suriin ang iyong katawan. After checking, pagkatapos na masuri, check up, find out, figure out, she already got cancer. At natuklasan na mayroon na pala siyang cancer. But fortunately, just stage just one. Pero sa kabutihang palad, stage one pala. Why? Immediately, the younger brother, he report. Bakit? Dahil kaagad, yung kanya nakababatang kapatid, yung kanya nakababatang kapatid, kaagad siyang dinala sa doktor. Hindi po ito paghatol, kundi diagnose. You understand? Naintindihan niyo po? Don't misunderstand. I am not a God. Huwag po kayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Hindi po ako Diyos. But instead of reporting me, someone, do you know?
Pero sa halip na sabihin ito sa akin, yung ilan, sinasabi nila, alam mo ba? Alam mo ba? Ah, talaga? Talaga? If I am newly saved, brother, and if I heard some sister something, when I see the sister, instead of I thinking you are very good sister, instead of thinking you are very good sister, I am reminded you every day, hoop-hoop. Because I heard. Dahil kapag sinabi ito sa bagong ligtas, kung ako yung bagong ligtas na brother or sister, sa tuwing nakikita ko yung sister na yun, palagi naalala ko na, araw-araw, umuutot ito. Likewise, hopefully I want you, all of you, to understand what I want to say. Gaya po nito, nais ko na lahat kayo ay maunawaan ninyo ang nais kong sabihin sa inyo. If you heard from any brother or sister about some brother or sister's some negative story, you think she is not the great person before. Kaya halimbawa po, marinig kayo sa ilang brothers o kaya sisters na sinasabi sa inyo yung patungo sa pangit na kwento ng iba, isipin po ninyo, siya ay hindi dakilang tao sa harapan ng Diyos. Am I right? Tama po ba? That's why those who slander the church, those who slander the brothers and sisters, those who does not serve the church much, those who does not serve the brother or sister, those who does not preach, deliver the gospel, the bodily, instead of that, those who want to receive service from the brothers and sisters, and those who do not cooperate at all in the service of the church, such kind of people are still spiritually like a children. Kaya po, sila na nilalait ang church, sila na nilalait yung mga brothers and sisters, at sila na hindi naglilingkod ng higit sa church, at sila na hindi naglilingkod sa mga brothers and sisters, sila na hindi nangangaral, nagsisikap na may pangaral yung ebanghelyo, at sila na nais lang na tumanggap ng paglilingkod mula sa ibang mga brothers and sisters, at sila na hindi nakikibahagi sa lahat ng mga gawain sa church, ang ganito mga tao ay nananatili pa rin espiritual na mga bata. Do you agree? Naintindihan niyo po? That's why, in order to become one, in order to make our church more strongly, sometimes we have to keep silent from the newest brother sister. But sometimes we have to report to find a solution to save the brother sister from the darkness. Sometimes we have to report. Kaya nga. Both sides. We need it. Maprotektahan natin, maalagaan natin yung mga bagong ligtas sa mga brothers and sisters. Minsan, kinakailangan nating manahimik. Pero minsan naman, kailangan nating i-report ito sa church. That's why position, more than position, rule is very important to become the great person. Kaya nga, nang higit kaysa posisyon, yung tungkulin o yung gawain ay mas higit na mahalaga upang maging pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? But at that time, Matthew chapter 18, let's go back, last verse. Pero, nang panahong iyon, balikan po natin, Mateo chapter 18. Matthew chapter 18. At that time, 12 disciples, they didn't consider, they didn't focus, they didn't interest their rule yeah. As the great person. Ngunit, nang panahong iyon, yung 12 alagad, hindi nila inisip yung kanilang posisyon, yung kanilang tungkulin. Only one thing, they interest their position. Ang kanilang interest lamang ay ang kanilang posisyon. Verse 1, let's read together. Balikan po natin ulit. Basahin natin verse 1. Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Yeah. Don't try to become like the disciple of Jesus at that time. And then, at huwag po ninyong subukan na maging gaya ng mga alagad ni Jesus ng panahong ito. We have to think our rule. At pagkatapos, kailangan nating pag-isipan yung ating tungkulin. So, in order to become one mind, kaya upang magkaroon tayo ng isang isipan, we have to give our forgiveness with the cement.
kailangan nating ibigay yung ating pagpapatawad. Ito po yung semento. Without cement, cannot become the glue, like without water, like kung yung semento, kung wala itong tubig, hindi ito magiging gaya ng glue. You understand? Naintindihan niyo po? Last one, we have to think the meaning of two kind of word. Judgment or diagnosis. Kailangan natin pag-isipan ng patungkol sa ibig sabihin ng paghatol at ng pagsusuri. Sometimes we have to report to doctor. It's like a doctor. That's why sometimes you have to report to me to save brother sister. Minsan kailangan natin i-report sa pastor na gaya ng doktor para iligtas yung mga brothers and sisters. But like the great person, sometimes we have to keep silent. At minsan naman, to protect brother sister, to become one, to brother sisters, to hidden sin. Gaya ng mga dakilang tao, minsan kinakailangan nating itikom yung ating bibig para maprotektahan yung mga lihim na kasalanan ng mga brothers and sisters. Yeah. Continuously we are going to learn about the great person before God. At patuloy po nating pag-aaralan ang patungkol sa dakilang tao sa harapan ng Diyos. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God, who love us, thank you for giving us the great opportunity continuously to learn your word of God. Ama naming Diyos na nasa langit, nasa amin nagmamahal, salamat po sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin upang mapag-aralan namin ang iyong napakahalagang salita. Continuously we learned about the great person before God and to become the great person. Patuloy po namin na pinag-aralan ang patungkol sa pinakadakilang tao sa harapan ng Diyos. O Lord, from tomorrow, we are going to conduct the Bible, Grand Bible Seminar. So through the Bible Seminar, O Lord, please help all the attendees able to get salvation. At Panginoon, simula po bukas, magkakaroon kami ng aming Grand Bible Seminar. Kaya't pakiusap, Panginoon, tulungan niyo po na ang lahat ng mga dadalo ay magkaroon ng kaligtasan. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.